Okay. Okay, sakto. Okay. So, yun mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. So, ako nga pa pala si Daddy Chris Vlog, Daddy Chris Vlog. Gusto ko po sana tulungan si Tatay Bernard. Also, kanya YouTube channel ay Traffic Man Vlog, mga kababayan. At tulungan natin si Tatay Bernard, no? Si Tatay Bernard ay naitampok na rin po sa TV show. Like, ano po ba yun, Tatay Bernard? TV Patrol. TV Patrol and... Gretchen Who. Gretchen, ayun, mga kababayan. So, ngayon... mga kababayan, ang pag-uusapan natin ngayon about sa mga traffic and the improvement ng ating bansa. Yan, okay. Yan yung target ni Tatay Bernard na sa kanyang panimula ngayong araw. Okay. Na Tatay Bernard? Yes. Ito po si Tatay Bernard, pakilala natin. Ako nga pala si Tatay Bernard Pineda na minsan nang naitampok ni Miss Gretchen Hu sa TV Patrol nung panahon na meron pa po ABS-CBN. Ito po, inetampok dahil dun po sa aking mga isinulat na babasahin patungkol nga po dito sa problema natin sa traffic. Tatay Bernard, excuse me lang po, ano? Pwede mo natin off natin yung music natin para yun. Okay na. Para hindi tayo ma-copyright. So yun, tuturo ko na sa inyo mamaya yung about sa copyright. Okay, sige po. Okay, so continue po Tatay Bernard. Okay. Ako pa ba? Ako. Tuloy niyo po yung kanina. Okay. Kagaya po ng binanggit ko, tayo po ay minsan nang naitampok. At dahil nga doon sa ating pagsusulat ng mga manual, hindi lamang para sa mga driver, pati sa ating mga traffic enforcer. Kung saan, nais po nating makatulong sa pagdadagdag ng konting kaalaman upang lalo pang mapabuti ang kanilang pangangasiwa sa ating mga lansangan sa trapiko, sa daloy ng mga sasakyan. Bilang driver, nakikita na po natin yung mga nangyayari araw-araw sa lahat ng kalyet dahil ang ginagamit ko po ay taxi kung saan lahat po halos ng uri ng kalsada ay nadadaan na namin mula doon sa pinakamasikip hanggang doon sa pinakamaluwang, mula doon sa pinakapangit na kalsada hanggang sa skyway. Ito po. Yan po ay naoobserbahan natin kung ano po yung mga nangyayari, ano po ang attitude ng ating mga kapwa driver, ano po yung kulang sa ating pangangasiwa sa traffic, ano po yung kulang doon mismo sa kalsada. Ayan po, naputol tayo dahil sa ilang interruption. Okay. So yun, Tatay Bernard ay isa siyang taxi driver na mga kababayan. No? So tawagin natin siyang Traffic Man Vlog. Ayan. So ang ibibigay niyang update natin dito sa Pilipinas. Andito po tayo ngayon sa may saan lugar to Tatay Bernard? Espanya. Espanya. Ayan. So ayun yung kanyang babanggiting about dito sa Espanya. Tatay Bernard, ang konting katanungan lang about dito sa Espanya. Di ba dati dito ay bahain tapos medyo mag-traffic. So kayo po sa araw-araw niyo po or kung bibihira lang po kayo makadaan dito, ano po ba ang sanhi kayong dito? Traffic pa rin po ba dito or parang normal na? Dahil po ngayon ay panahon ng enhanced community quarantine or ACQ, kukunti ho ngayon ng mga sasakyang tumatakbo. Dahil napakalimitado po ng galaw na ating mga kababayan. Gawa nga ho ng ating ACQ. Yes. So hindi po natin nakikita ngayon yung traffic. Dahil nga ho, ilan-ilan lamang ang autorisadong bumiyahe sa panahon na ito. So, pili-pili lang, no, Tatay Bernard, apo. No? Pili-pili lang, yan. So, yun, mga kababayan, makikita naman po natin yung mensahe ni Tatay Bernard. And syempre, Tatay Bernard, pwede po yung magsabi, promote nyo yung channel nyo. Sabihin nyo lang po na
mga kababayan dito sa Pilipinas, please click the subscribe and click natin yung notification bell para maging updated po kayo sa ating mga latest update dito sa bahagi ng Quezon City na, no? Quezon City na tayo, ayan. So click nyo lamang po ang ating subscribe and po. Notification bell at para naman na maging tuloy-tuloy ang ating pag-update. Ano po? So, number one po, babanggitin ko kung ano po yung ating layunin, bakit natin naisip na gumawa ng ganitong klaseng vlog. Hindi lamang po yung pangangasiwa ang nais nating bigyan ng pansin. Sa halip, gusto rin po nating bigyan ng pagkakataong may paabot sa mga kinaukulan kung ano po yung mga problemang nakikita natin sa ating mga kalye. Kung ano po yung kakulangan ng gobyerno, lalo na sa kondisyon ng kalsada kung saan lalo katatapos lamang po ng bagyo, makikita ho natin ngayon ang ating mga kalsada halos uka-uka, butas-butas na kinakailangan pong mabigyan ng pansin ng ating mga taga-DPWH ng ating gobyerno, lalo na po yung ahensya ng DPWH. So sila po siguro ang dapat gumawa ng aksyon upang mapabilis ang pagkukumpuni sa ating mga lansangan. Na yan pong mga problemang yan ay nagdudulot na rin ho ngayon ng matinding traffic. Sapagkat wala hong makakapagpatakbo ng maayos kung ang lubak po ay mas malaki pa sa gulong ng kanilang sasakyan. Yes. Apo. So sana po maituloy-tuloy natin to hanggat sa ito po ay makatulong at magkaroon ho tayo ng maayos na ugnayan sa mga driver, sa nangangasiwa ng traffic, sa mga lokal na pamahalaan, at sa lahat po ng mga ahensyang concern sa mga problemang ating nakikita sa araw-araw na paglalakbay. Okay? Kaya ako po? Ako po ay... Tatay? Si Tatay Bernard also, taas na meron po tayong dinuong isang vlog na pinangalanan po nating Traffic Man Vlog sa tulong na rin po ni Daddy Christ Vlog. Siya po ang naghikayat sa atin na kung saan may parehas po kaming layunin na makadugtong o makatulong sa ating pamahalaan. Yes. Apo. So, ako po si Danny Christ Vlog na kababayan, and also kasama po natin si Tatay Bernard na isa po siyang taxi driver. Please subscribe sa kanyang YouTube channel at Traffic Man Vlog, mga kababayan, at supportahan po natin para din po to sa ating pag-uunlad sa ating batas trapiko. Yan. So mga kababayan, at maipakita rin po sa inyo yung mga daanan at tamang pagmamaneho din po ng ating mga sasakyan. At itutulot natin ni Tatay Bernard o Traffic Man Vlog yung mga tama at mali na kailangan ma-actionan ng ating gobyerno. So hanggang sa muli po natin pagkikita, ako po si Daddy Christ Vlog and Tatay Bernard at si Tatay Bernard, Traffic Man Vlog, na nagpapasalamat dito po kay Daddy Christ Vlog at sa inyo rin po.
sa inyong pamanonood. Sa inyong panonood, kung sakaling ito po ay inyong susuportahan, ito po ay para sa ating lahat. Hindi po ito para sa aking kapakanan, kundi sa kapakanan po ng lahat ng bumabiyahe, lahat ng nasa transportasyon. At alam din po natin na ang transportasyon ay isang pinakamahalagang sektor ng ating lipunan, sapagkat lahat po ay gumagamit ng transportasyon. Hanggat sa muli po nating pagkikita, abangan po ninyo yung mga susunod nating itatampok. Ito po ay pasimula pa lamang, kumbaga sa isang pananalita ay isa pa lamang na nagsisimula pa lamang opening po. Remarks. Opening remarks. Dito na po tayo magtatapos. At dito po muna tayo pa samantalang magtatapos. At inaasahan ko po ating muling pagtatagpo sa susunod na video. Salamat po mga kababayan. Ayan, sa suporta. Stop na po tayo dito sa bahagi ng Quezon City. Quezon Avenue. Lungsod na po ng Quezon City. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang San Banyanang Pilipino. Ayan. Mabuhay po kayo. Paalam po. Ayan. So pwede nyo na po i-content tatay.